Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tinitipon po tayo bilang mga kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin nawa tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautosan. Sa magitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, si Moises ay nag-aalaga sa kawa ng biyanan niyang si Jethro. Minsan, itinaboy niya ang kawan pabagtas ng disyerto at nakarating siya sa Horeb sa bundok ng Diyos. Doon ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya, parang ninga sa gitna ng isang mahabang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ito, ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, "Katakataka ito. Tingnan ko ngang mabuti kung bakit di nasusunog, gayong nagliliyab." Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ng Panginoon buhat sa nagliliyab na punong kahoy. "Moises, Moises, ano po iyon?" sagot niya. Sinabi ng Diyos, "Huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalya sapagkat banal na dako ang kinatatayuan mo. Ako ang Diyos ng iyong mga magulang, nina Abraham, Isaak at Jacob." Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. "Naririnig ko ang daing ng aking bayan at alam ko ang pang-aaping ginagawa sa kanila ng mga Egyptyo. Kaya papuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan." Sumagot si Moises, "Sino po akong haharap sa paraon at maglalabas ng bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok dong ito, sasambahin ninyo ako kapag inilabas mo na sa Ehipto ang aking bayan." Sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin iyong kanyang kabutihan. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. Ang anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ang poon ay humahatol, ang gawad niya ay katarungan. Natatamo ng inaapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya't utos kay Moises ibinilin. Ang kahanga-hangang gawa niya'y nasaksihan ng Israel. Ang ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob.
Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalaobang tulad ng sabata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa Ama sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa mga nanonood sa atin sa Facebook at nakikinig ng ating misa sa ating mga chapel. Magandang umaga po. Akmang-akma ang tema ng liturhiya para sa araw na ito. Ang pananalangin ni Jesus, unay ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Bakit si Jesus nagpasalamat? Sa kanyang panalangin ay kanyang ipinapahayag na ang Diyos ang may likha ng langit at lupa. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kumbaga, ang Diyos ang sentro ng lahat ng umiiral. Hindi ang tao, hindi ang ating sarili, kundi ang Diyos. At ipinahayag ng Diyos ang kanyang pag-iral sa mga tao. Kaya nga lamang, ang mga tumatanggap nito ay yung mga may mababa ang kalooban. Ano ang humahadlang sa atin upang kilalanin ang Diyos bilang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat, na lumikha ng langit at lupa? Ano ang humahadlang sa atin? Ayon sa panalangin ni Jesus, siya na rin ang nagpahayag, ang una, ang pagiging makasarili. Hindi ang pusod ng mundo ay ang tao. Hindi ang sentro ng pag-iral ay ang tao, kundi ang Diyos. At kung ang pinakamalaking hamon sa tao ay kung ang kanyang paningin at ang kanyang pag-iral ay nakatuon sa kanyang sarili, hindi sa Diyos. Sapagkat minsan, iniisip natin na tayo ang mundo, tayo ang sentro. Hindi, kundi ang Diyos dapat. Mali na tayo ang maging sentro ng ating pag-iral. Dapat ay ang Diyos, sapagkat siya ang may gawa ng lahat. Minsan, ang tukso sa atin ay makita natin ang kapangyarihan ng tao, na tayo ang may gawa ng lahat. Ang nakikita natin ay yung ating lakas. Malakas tayo, marunong tayo, matalino tayo, tayo ang magaling. Ayan ang ating nakikita. At yun minsan ang humahadlang upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos at kung paano natin ito tatanggapin. Sapagkat yan ang pinakamalaking hamon sa tao. Kung paano tanggapin na ang Diyos ang lahat-lahat sa atin. Kaya nga papasok doon yung ikalawa na, ano yung ikalawa? Nagiging mapagmataas tayo. At kapag tayo ay mataas o mapagmataas, mayabang, yun, nagiging sarado ang ating puso sa pagtanggap sa Diyos. Sapagkat tayo ay nagiging mapagmataas. Kaya nga't ang panalangin ni Jesus, napakalinaw. Inilihim mo mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa may kalooban katulad ng sa bata. Ano ba yung kalooban ng bata? Ang bata, lalo na sa mga magulang, alam naman po ninyo ito, kapag ang inyong mga anak ay maliliit pa, may walang ibang inaasahan ang mga anak, ang mga bata, kundi ang mga magulang. Kaya nga sa sakramento ng binyag, doon po sa rito, yan ay binibigyan ng diin. Yung
pagiging payak ng mga bata. At sino ang umaako ng responsibilidad? Ang mga magulang, ang mga ninong at ninang. Yun, papasok ang role ng mga ninong. Katulad ngayon ay ipinababati ni Father Roland. Yung pong mga taga New Zealand na nanonood sa atin, yung kanyang inaanak si Julia, birthday ngayon, no? Ninong si Father Roland. Ay pinapasabi din ni Father Roland, Julia, happy birthday. At yung daw kanyang regalo, ipapadala na lang niya online, no? Kasi malayo, New Zealand. Ay sabi ni Father Roland, pakisabi na rin, ang regalo ko ay itatransfer na lang, no? Online. Hindi ang role lang ng mga ninong ay magbigay ng regalo o ng pakimkim, kundi gumabay doon sa mga bata at ituturing na kanilang mga anak. Kaya ang tawag ay inaanak eh, sa binyag. At itong mga bata naman, sa kanilang kamusmusan, walang ibang aasahan kundi sino? Ang kanyang mga magulang, ang mga ninong at ninang. Ganun ang inaasahan sa atin bilang mga anak ng Diyos. Wala tayong magagawa maski ano. At ang aasahan natin ay ang Diyos. Kaya wala tayong ipagmamalaki sa Diyos. Wala tayong ipagmamayabang sa Diyos. Kundi ang dapat ay magkaroon tayo ng kaloobang katulad na sa mga bata na ang pakiramdam natin, wala tayong ibang aasahan kundi ang Diyos. At ang pinakamalaking tukso naman, kalakip ng pagiging makasarili ay yung pagiging mapagmataas. Nakaya natin ang lahat. Na tayo magaling. Na hindi natin kinakailangan ang Diyos. Kaya nga, nakakaligtaan na natin ang pagdadasal, ang pagsisimba, ang paglilingkod sa simbahan, sapagkat nakatuon na ang ating atensyon sa ating sarili at nagiging mapagmataas na tayo. Ayun ang tukso. Upang kilalanin ang Diyos bilang lahat-lahat sa atin. Siyang lahat-lahat sa atin. Kung wala ang Diyos, wala tayo. Kaya nga't ang kinakailangan ay yung kababaang loob. At ito yung hamon sa atin, lalo na sa mga taga San Jose, sa pagbubukas ng pinto ng Jubileo at sa iba pang mga simbahan dito sa Batangan, sa ating Archdiocese, simbolo lamang po yan, yung pinto ng pagbubukas ng simbahan. Ang tunay na kahulugan niyan, kung ating pagninilayan, ay yung pagbubukas ng ating puso. Na pag binuksan natin ang ating puso, papasok si Jesus. Kaya nga napakaganda nung rito eh. Kinakatok. At pagbukas, papasok yung pari. At ano yung dasal ng pari? Anong ipinagdadasal sa bawat pagpasok sa simbahan? Kung kayo po'y attentive dun sa ating mga rito na ginawa, pag unang pumapasok ang pari at siya'y lumuluhod, anong kanyang ipinagdadasal? Anong panalangin natin sa bawat pagpasok natin sa pintuang yan? Ang hinahangad at ipinagdadasal natin ay kabanalan. Buksan ang ating puso nang pumasok si Jesus. E di kayo yun itanda ng kababaang loob. Na ang puso natin ay ating binubuksan, tinatanggal natin ang lahat ng laman, lalo na yung kasalanan na bunga ng ating pagiging makasarili at pagiging mayabang at pagiging mapagmataas. Kapag nawala yon, ibig sabihin empty na yung ating puso at doon papasok si Jesus at magkakaroon tayo ng buhay na maka-Diyos. Kaya ay buhay kabanalan ang ating hinahangad sa bawat pagbubukas ng pinto at pagpasok natin sa simbahan. Kaya napakalaking biyaya nito eh sa mga taga San Jose. Isipin niyo napakarami ng parokya sa Batangas ay tayo'y isa sa 14 na binuksang mga pintuan. Ang biyayang itong ibinigay sa atin ay marahil ay sabi nung iba, kaswerte ng mga taga San Jose. Kaswerte ng mga taga Isla Verde. Kaswerte ng mga taga Ibaan. At iba pang mga parokya na mayroong Jubilee Church. Sabagat ito'y tanda
ng biyaya at pagpapala ng Diyos at tinatangtayo ito'y handa ninyong tanggapin. Sayang naman kung binuksan yung pintuan ng ating simbahan pero sarado naman ang ating puso. Kaya ito'y napakalaking hamon para sa atin. Huwag tayong magrurunung-runungan. Huwag tayong magtatali-talinuhan na para bagang tayong pinakamagaling sa lahat at tayong pinakamatalino at nakakaligtaan natin ang Diyos. Hindi baling walang kwenta ang ating sarili. Hindi baling wala tayong kabuluhan. Pero nasa puso natin at isipan ay ang Diyos. Sapagkat ang hinahangad natin ay pawang kabanalan lamang. Ibinunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa mga maliliit at mababang loob. Dalhin natin sa ating Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan na may buong pananalig sa kanyang mapagmahal na kalinga. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang simbahan naway bigyan ng higit na pansin ang mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga pinuno ng gobyerno naway pakinggan ang mga hinaing at pangangailangan ng pinakamahirap na mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga bata naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kalinga at kagalingan mula sa mga taong nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Ang lahat na mga namatay, naway magkaroon ng kasiyahan sa walang hanggang kaligayahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nasa langit, basbasan mo ang iyong mga anak. Panginoong Diyos, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa kababaang loob na ipinakita sa amin ng iyong anak. Hiniling namin ito sa magitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Puri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa lupa at buong ng aming pagawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming pagawa, ang alak na ito para maging inumin, nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas po natin sa Diyos ang ating mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kayo ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ng sanlibutan na iyong pinapagbago at idinarangal sa magitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ganyan mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Ngayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi po natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa inyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa inyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po ninyo ang inyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming obispo, ng lahat naming mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw na. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa inyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bereng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at mga martir. Kaisa ni San Jose Marelo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa inyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa inyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesukristo na ituring at tawagin natin ang Diyos bilang ating Ama. Buong kababaang loob, idulog natin sa Kanya ang lahat nating mga panalangin
kahilingan at mga pagsusumamo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayaw sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi po ninyo sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon nawa ay lagi pong sumainyo. At sumaiyo rin. Maghangad at magbigayin tayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito po ang kordero ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang mag-aalis at magpapatawad ng ating mga kasalanan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayang siya ating tanggapin dito sa hapag ng kanyang pag-ibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso. At iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Thank you.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasanawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang birhen. Amen. Mahal na birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piging na banal ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. At nawa ay pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihan at lubhang mapagmahal nating Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong taglay ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos.